Morning po. Balang dito sa ano, sa Kuya Freeland. Faster, faster. Magkano ka ba? Doon tayo sa may abandoned ship. Okay. Sige. Nasaan ba tayo ngayon? Let's go dito sa kanan. Ay, dyan na nga. Yan, may ito. Ang sarap mag-overnight dyan, no? Tapos pagising mo na ganyan. Okay lang ako dyan. Yan, we are here. Ayan, sunrise, oh. Actually, oh, may banig tayo, di ba, nasaan? O, dyan tayo sa tabi ng ano. Doon sa Bekatig. Game. Doon tayo, oh, para meron sampahin ng tawel. Okay, dito tayo. So, pupasok kami dito. Yan, we are here muna. Yup, my name is Edgar. And you are watching my channel. Yup, Edgar Ski. Nandito ako ngayon sa isang beach. Gumagala kami. Sunrise. Ayun po, inaambang namin ng sunrise. G-Live! Yep, dyan kami, oh. Pwesto kami. Mga timawa lang, di ba? And super aga po namin. And kami po ay chill muna bago magsarang day to day. And apat lang kami. Hindi kasama si Kuya, may klase siya ngayon, eh. And yan po. Abangan po natin ang pagsikat ng araw. Dito yan sa may Talaan. Sa may Sariaya. Tayo muna ay mag-abang ng pagsikat ng araw. Eto siya talaga. Ayan siya, oh. Kung mapapansin mo, di ba? Yep. Since tayo po ay nag-aabang ng sunrise and kami po ay nag-aabang ng moment na ganito. So, bilisan lang, maaraw. And kami po ay, syempre, mainit na maya-maya, di ba? So, gusto lang namin huminga kahit paano. Tambay muna tayo dito. Mamaya babalikan ko yung team ko at the same time, makapag-muni-muni ka. Gusto ko mo po doon mamaya. Abangan po natin. And then, simulan ko mo po doon. Sandali lang nga po. Pesta po ako, ha. Yan. Medyo basa dito. So, habang tayo po ay nasa araw, pwede tayong makapag muni-muni, mag-emo-emo. Diba? Let's go. Yup, nandito na ako ngayon. Yan, o. Nakapa tayo ngayon. So, let's go. Good morning. Welcome to Edgarski G-Live. Yep, ako po muli ay gagawa ng mga BTR dito. Hindi BTR, ako muna po ay magpa-personal vlogging today. Kasi marami beses na akong bumalik dito. Kagaya sinasabi ko po sa inyo, dito sa Talaan, sa Misalaya ay pino kasi yung lupa dito, eh. Mag-enjoy ka pagdating ko sa lupa. Pwede kang umupo. Pwede kang muni-muni. Ayan po. So, kita-kita natin yung sunrise. Kahit pa paano. And mag-relax muna. Before we start the day today, kasi for sure, bugbuga na naman kami ngayon sa trabaho. Online trabaho tayo ngayon. And first thing first, naririgi yung mga alon. Nagpapasalamat muna po ako sa lahat dahil ako po ay nandito muli, and continuously ako po ay gumagawa ng mga vlogging, syempre sa mga promotional ko at sa aking mga community, sa mga tips and techniques na tinuturo po namin online, yung mga coaching namin online, yung aming community online,
Tapos yung aming mga program online na talagang pinopromote po namin. Nandito kami continuously, kami po ay hindi nagsasawang mag-alalay sa mga baguang mga vlogger. Hindi lang kasi yung platform natin sa YouTube lang eh. Meron din tayo sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Meron din tayo sa Twitter na mga pwede nating mga i-monetize. Kumpletuhin yung mga requirements nila para po kayo po ay tuluyang ma-monetize. Kumita na, kumbaga, diba? So, namnamin natin ng Sunrise habang ako po ay nag-EMO-EMO ngayon. Yan, emo-emo, sakto yung mga bata ko, naliligo sila kasi kailangan nila maligo ng morning. Meron po kaming tinatanggal na ano na skin allergy ni ate. So, habang nakikita mo sila, eto po, naka-record sila dito. And one day, mamimit nila o mababasa o mapapanood nila ang mga vlogging natin. And this is the chance na talagang magpasalamat ka sa lahat ng mga iyong ginagawa and lahat ng achievement, mga journey mo, sa trials mo, ups and downs, sa mga taong sumusuporta and sa mga taong hindi sumusuporta. Yan, nag-emo-emo na ako dahil hindi naman natigil ang takbo ng mundo kasi. But kagaya ng mga along ito, huling punta ko dito, galit na galit sila. Para silang sabay sa akin pakaramdam. Kasi ako nung panahon na yon, super galit ako nun dahil may pinagdadaanan ako, parang wala naman tumutulong sa akin. Walang naniniwala sa akin. Pero okay lang, tuloy din yung laban. Gusto kong magalit ng time. And birthday ko kasi yon and 2 years akong nakatenga sa bahay. I did vlogging to survive kagaya ng pinupost ko. Every time na pinanonood ko yung mga vlogging ko, nagre-recall sa isipan ko paano ako nag-start. Kasi nung bago lang po ako sa vlogging, hindi pa ako kumikita talaga. Almost 6 months yata o 7 months bago ako kumita. But luckily that time naman, may konti pa akong ipon ng time na yun. Kaya nakaka-survive pa ako. But today kasi, clearly 2 years, more than 2 years rather, na akong unemployed. And yung asawa ko wala rin siyang trabaho. As in talagang purely vlogging lang kami. And hindi ito nakikita ng mga tao. And hindi nila to kinukonsider. Aywan ko kung ano nangyari sa tao because of pandemic. I'm not sure. Ang alam ko dati, masama lang ugali nila. Wala lang silang pakialam. But ngayon, mas matindi eh. Kasi alam mong lubog yung tao sa kanyang sitwasyon. Ano ba naman mag-check-in ka, di ba? Ano ba naman yung ikaw po ay support, di ba? Sometimes. Kasi nung nasa abroad ako, meron ako o wala ako. Kasi hindi naman porkit nasa abroad ka, ikaw po ay ano eh, marami kang pera eh. Hindi naman po ganun eh. Ikaw nasa abroad, kung ano nakikita mo, yun lang po yung saktong pera mo. Tapos monthly ka nagpapadala ng bayarin mo, yung mga sustento mo. Wala talaga. But I keep checking in lahat ng tao sa paligid ko. Especially mga colleagues ko, mga kaibigan ko, yung mga kabarkada ko, mga kaklase ko, yung aking mga kamag-anak. Lalo-lalo na yung mga naghihirap na aking kamag-anak. Kaliwat-kanan sila sa akin ng time na yon. And hindi talaga ako nakakalimot kahit pa paano. Hindi kasi ako nag-a-announce. Yun ang problema, di ba? Parang, oh, tol, or brother, o pinsan. Ito yung, ito, huwag mo na yung pagsigawan, huwag mo sabihing galing sa akin. Siguro, sa part na yon, kasalanan ko yung part na yon na hindi nila sinasabi. Pero, pag nagkikita-kita kami dati, parang wala nga nangyayari, di ba? Tapos ngayon kasi, kitang-kita nila na walang-wala ka, tapos wala lang. Hindi naman ako talaga lubos ang galit o tampo. Kaya lang,
Alam ba naman yung makita mo na nandyan sila sa tabi mo, nakita mo yung support nila sa tabi mo, yung maintindihan nila yung situation mo, di ba? So, yun yung nahabol ko doon sa part na yun. Kasi alam ko naman, pera kasi lahat ng tao may problema sa pera. Alam mo yun, lahat ng tao may problema sa pera. Hindi ko naman habol yung pera mo. Ang meron akong habol pero hindi pera. And hindi ko yung nakikita. Alam mo yung strength ng hihugutan mo ng energy mo. Especially ngayon na wala kang trabaho. Both me and my wife, wala kaming trabaho. Hindi ko alam kung saan kami huhugot ng lakas ng loob. So, sana nandyan, di ba? Sana merong support. Yan, habang ninanamnam natin yung sunrise, yan, magkaroon ka ng chance na makapunta ka sa mga ganitong mga place. Kung mapapansin nyo kasi, palagi kaming gumagala. Parte kasi yun ng trabaho namin. As well as kami po ay nagre-release po ng mga, alam mo na, detoxing. Kasi syempre, hindi ka naman pwede mag-vlog na nasa isang tabi ka lang, palagi. Kailangan mo siyang magpakita ka ng ibang angulo, ng ibang istorya, ng ibang lugar para maaliw sa'yo yung mga viewers mo. This is all about viewers and this organic vlogging ngayon, napakasimple lang ito ko tutuusin. Malaking tulong itong turo. Hindi ko lang naintindihan din yung mga tao na alam nila na matutulungan ko sila sa paraan na aking alam dito sa online. Nung una, yung mga kakilala ko, nararamdaman ko na parang tinatawanan nila ako. Nung una, nakikita ko sila, parang anong ginagawa ko? Ayos ka lang ba dyan? Parang sigurado ka pa sa ginagawa mo. And parang hindi ka magtatagal. Nung una, yung mga tao sa paligid ko, lahat sila parang hindi sila sang-ayon sa mga ginagawa ko online. But today kasi naging major source na siya ng aming income. And I'm so happy sa team ko, sa team Edkerski ko syempre, sa aking mga community. Sila kasi ang nagbibigay sa amin ng strength, ng talagang magpatuloy ka. Salamat sa iyong konting talino na i-guide mo kami dahil sa part na yun. Nagkaroon sila ng bagong inspiration din as well. Yung pagpapalaki ng mga channel nila, isang simpleng method lang yun ang turo. Pero mas marami yung chance na palakihin natin ang kanilang kaalaman sa tulong mo sa iyong kaalaman. And on that part, hindi siya nakikita ng mga kakilala mo. Hindi sila nakikita ng mga kaibigan mo, especially mga kamag-anak mo. Pero ngayon, nandun, parang wala lang. Yung una, hindi eh. Hindi mo naririnig eh. Wala kang naririnig, wala kang nakikita, wala kang nararamdaman. Pero ngayon, parang nagsisimula na eh. Para kasi nakikita nila, okay ka pala eh, okay naman pala eh. Tapos libre mo ako. Hindi nila alam na may bayad yung mga part na yung hinihingi nilang libre. Nung panahon na humihingi ako ng support, na tulungan mo akong to build muna ito, makilala nga ako. Wala sila. Pero ngayon, na alam nila may bayad yung part na yon, libre mo ako. Diba? Nakakapagtampo kung tutuusin kasi itong mga taong to. They always act na talagang malinis silang tao, mabuting silang tao, maayos silang tao. Pero hindi mo sila nararamdaman around. Hindi mo sila nararamdaman around. And nakakalungkot isipin kasi pag ito po ay nasa mundo natin sa vlogging, ang nakikita nila masasaya dahil hindi ka nang pwede umiyak sa ano vlogging eh. Pakita mo yung mga magagandang lugar. Mag-vlog ka. Hindi ka naman nag-iiyak, hindi naman tayo celebrity. Dahil ang celebrity, kahit anong gawin mo, papasukin ka ng tao. Kami kasi mga small vlogger, wala eh. Tinatrabaho pa namin lahat ng aming mga views. Yung aming kita, tinatrabaho pa talaga ito. Hindi kami kilala, maliit pa yung kinikita namin. And yung part na yun ang hindi naiintindihan ng mga tao. And laging tumitingin sila sa'yo, parang ang laki ng kita mo. Kumita ka ng malaki, talagang libre naman. Pero yung mga panahon talagang bagsak na bagsak ka, na kailangan mo lang isang subscribers, isang panood lang, isang watch out, isang watch. Hindi ko nakita sa kanila yon. Tapos ngayon, wow, panibre dyan.
yan. Alam nila na ako ay nagko-coach na nagtuturo pagdating sa mga internet, sa online. Dahil from the very start, alam nila na IT person ako. Since college, alam nila na magaling ako sa computer, magaling ako sa internet, magaling ako sa desktop design, multimedia, technician, sa networking, web designing. Yan po yung mga specialties ko. Computer expert in short. Tapos, pumasok ngayon yung social media. Then, before pa kayo ma-addict sa mga social media, matagal na po ako dyan. That's why, marami po, advance po yung knowledge ko namin to share with you yung mga ginagawa namin everyday. Ito po yung ginagawa namin everyday. Yan po, ako po ay nagpapasalamat. Nag-emo-emo ako kasi hindi natatapos eh. Kata ko, hindi natatapos yung araw ko eh. Nandito ako, lagi akong kumuporma sa magandang angulo. Yung nakikita ko, yung mga anak ko, na masasaya sila. Yan, sige, namnamin muna natin ano po kasi in somehow, in some point, tatamaan po kasi kayo. Alam nyo kasi, gumagawa kasi ako ng mga vlogging. It's not because meron ako may post sa ngayon. Ano po. Hindi nyo kasi nakikita yung importance ng isang vlogging. Bata pa lang ako, high school pa lang ako. Gusto ko magkaroon ng ganitong klaseng platform na pwede mong gamitin on your own. Whether they will watch you or they will not watch you. Kung hindi ako nagkakamali ng mga panahon, nagsisimula pa lang ang social media. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, ano ka ba, Edgar? Ano ka ba, Car? Palagi kong post, palagi kong share. Lahat na yata sinishare mo. Kasi open book ako eh. And hindi man ako naiiyad dahil wala akong ginagawang mali. And okay lang kasi one day gusto ko sinding makilala eh sa ganitong klaseng field. And magkaroon ako ng voice. Unfortunately, wala eh. Madamot ang mundo, especially Pilipinas. Mukhang pera kasi mga tao sa Pilipinas. Mahirap silang katrabaho, mahirap silang kamag-anak, mahirap silang kaibigan kasi meron silang price. Yan ang pinakamasakit dyan. Napakahirap nilang kasama. Pwede dahil Pilipino lang mga asawa at mga anak ko, malamang wala na ako dito din. Kasi wala akong nakikitang mabuti sa ugali ng mga Pilipino. Nagtrabaho po ako abroad. And nakita ko yung mga taong ibang lahi. They're not looking at you sa pera. Pero mga Pilipino, pag nakita ka, tingin agad sa iyo malaki sweldo mo. And tingin agad nila sa iyo mayaman ka or may pera ka. Yun ang sukatan ng nasa abroad ka. Ako kasi hindi ako doon tumitingin. Ang aking pong motivation po kasi is to create good environment. Ang mga ginagawa ko mga vlog ngayon kasi ito ay gusto kong makita isang araw or makita ito ng mga anak ko, mga totoo, mga tao, mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga totoo, yung hindi habol pera. Gusto ko makita nila to na para sa inyo to talaga. Na ang taong inisnap-isnap nyo dati, eto, tumaas at bumagsak yung buhay ko. Eto pa din ako and lalaban pa din ako and mabubuhay pa rin ako para sa pamilya ko. Ano pa? And yeah, medyo mahaba pero okay lang kasi kagaya sabi ko sa inyo, memories ko kasi to. Hindi mo may babalik ang kahapon kasi kaya kung kaya mong kunin yung kahapon, kunin mo. Maganda yan o pangit, kunin mo pa din kasi
malaking contribution niyan sa personality mo ngayon, kung ano ka, paano ka naging matapang dahil sa mga yan. And nagpapasalamat ka dapat din, kagaya ko nagpapasalamat ako sa mga yan, dahil tinuruan nila akong maging matapang. Ang tapang-tapang ko, kung alam niyo lang, pagdating sa part na to, kahit kamag-anak ko alam yan, and especially mga kaibigan ko, alam nilang matapang ako, kaya ko lahat. Siyempre, medyo nahihirapan ka lang in some point, pero di naman masama mag-release, magkwento ka lang naman eh. Kaya ito, time to time, inuulit-ulit ko to. Kasi ito yung tumatakbo sa isipan ko, sa tenga ko, na you have to move. You have to do something, and you need to move forward. Kasi hindi sila yung mga taong mag-stuck sa'yo sa isang lugar. You have to continue. Dahil yung mga experience ngayon natin, na experience natin today, is just a temporary. And isang bagay ang pwedeng makatulong sa'yo, ang mga taong ito, itong mabubuting taong to, at saka masasamang taong to, sila ang nagbigay sa'yo ng talagang kung ano ka ngayon. Yan po muna ako, kasi sinisave ko siguro, no, yung lahat ng emo-emo ko. Hindi naman. Malungkot na masaya. Actually, masaya ako. Sobrang saya ko palagi. Kasi nga, kayang-kaya ko na yan lampasan. Medyo tinatamaan ka lang minsan. Pero gustong-gusto ko makakuha uli ng ganito sa tabi ng dagat. Ang saya, diba? Nagkaroon kami ng chance. Ang tanong, nung may chance ka, ginawa mo ba? Kasi ako kasi, lahat ng chance, pag meron, kinukuha ko na agad dyan. Wala nang sabi-sabi. Kasi nga, hindi na natin may babalik yun. Yung mga perfect moment na ganyan, na makikita mo yung mga anak mo, wala na yan bukas. Iba na sila bukas. So kunin mo na ngayon. Yung mga gusto mo sabihin ngayon, hindi mo masabi, sabihin mo na. Platform natin to eh. Alam mo yun? Atin to eh. Tayo to eh. Nakikinood ka lang. Alam mo yun? Kung ayaw mo, huwag kang pumunta sa channel ko. Diba? Kami to eh. Amin to eh. Ang pagpunta mo dito ay isang bagay na talagang ewan ko kung anong meron sa iyo. Ang alam ko, eto ako. Diba? So, tapusin ko muna itong emo-emo ko. And dito ko na rin magpapaalam, kasi dahil ito naman talaga yung pakay ko talaga, bukod sa yung mga bata ay naliligo at yung asawa ko nagpapahinga po doon. Ito talaga yung pakay namin. Saksihan, makapag BTR muli ako dito na po sa Sunrise, sa Talaan, sa Quezon. Hindi ka magsisisi pumunta dito. Kung ikaw man ay nasa malapit sa Quezon Province, Talaan, Pinong-Pino. Brown po kasi ang sun dito. Pag tinamaan siya ng araw, lalong maaraw, namumuti po yan. Pag in-edit mo pa sa Photoshop o kung saan mga editing apps, maputi ang lupa dito. So, walang salabay o walang jellyfish, bibihira. And mapino-pino siya. Hindi siya tulad sa mga napuntahan natin, mga puti, doon sa summer south. Mga puti sila pero hindi sila pinong buhangin. At the same time, may mga burak doon. Dito talaga, mapagmamalaki ko sa itong Talaan. Malapit na malapit dito sa may amin, sa Lucena City. At saka hindi kami nagsasawang pumunta dito. At ang mga sounds yan, hindi ka magsasawa, ano po. Sige, namnamin po natin habang ako po ba yung nagpapaalam. Nagpapasalamat po ako muli sa lahat ng mga support na aking na-achieve. Alam kong hindi siya madali, pero gagawan po namin ang paraan. Pipilitin natin na mabuhay na maayos. Dire-diretso po tayo. Magpasalamat po tayo sa mga taong walang tigil sumuporta sa atin. Kasi ang pagsuporta niyo po sa akin, kagaya ng sinabi ko kahapon, meron tong cause. And nagpapasalamat po ako dahil sa inyo. Wala kayong tigil sa pagsuporta po sa inyo. At nagpapasalamat po din po ako sa lahat ng inyong mga pangunawa, diba? So, ako muna po ay magpapaalam, at kayo po inaasahan ko sa aking mga
daily live streaming. Baka may mga kakilala kayo, mga nagahabol na mga subscribers at Watch Hour, not only sa YouTube. Meron po ako sa Facebook, TikTok, sa Instagram, and sa Twitter na pwede nating i-monetize. Pwede ko kayong tulungan doon. Pwede kami mag-provide ng mga services na talagang makakatulong sa inyo sa monetization. Nang kayo nga po ay kumita na rin online. Doon naman po sa mga hindi marurunong sa mga sa media, sa lahat ng mga strategy, sa blogging, pwede ko po kayong turuan. Ano po. Simple vlog na kagaya ito, hindi na kailangan ng mahabang editing, na magandang mga kung ano-ano animation. Patok na po ito. Ano po. Maraming salamat po. Like and subscribe. Meron po sa baba ng mga comment, mag-ibang po ng comment, meron din po akong super thanks and mga join button na pwede ko kayong maturuan, matulungan. At abangan nyo po ako sa daily live streaming ko. Palagi po ako naka-live. At ako po din nagtuturo sa aking community. Join us. Makichat ka sa ating live chat every time na ako naka-live para ma-assist kita doon. Na po. So sa tulong po ito ng aking pamilya, mula sa aking pamilya and from my team at Kersky, maraming salamat po. Ako muna po ay magpapaalam. Mula yan dito sa Talaan Beach sa may Sariaya, Quezon. So namnamin po natin ang exit ko. Finally. Tapos sa sila Maligo. Maraming salamat po. Yep, see you guys on my daily LS. Yep, bye-bye. I just wanna live in this moment forever.